Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Wala namang kinalaman sa ICC case yung desisyon ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Ang pagtakbo po ni Pangulong Duterte as senator ay dahil gusto po niyang magpatuloy ng kanyang serbisyo sa taong bayan. Pangulong Duterte, walang intensyong takasan ang mga kaso sa pagtakbo sa Senado. Desisyon naman ng Department of Health yun. Yung sa SAGE, parang recommendation to countries. We are expecting also that our seniors and our people with comorbidities ay baka tingnan natin, baka next week, baka magsimula na rin tayo. Booster dose ng healthcare workers pwedeng ibigay kahit wala pang WHO Strategic Advisory Group of Experts recommendation ayon sa Food and Drug Administration. Third dose para naman sa senior citizens at may comorbidities. Posible namang simulan sa susunod na linggo. Presidente mismo ang nag-approve ng aming recommendation ng Department of Health sa dalawang agencies. Hayaan na ang dalawang departamento na mag-guide, mag-assess ng mga additional schools na isa sa pilot, na expand ang coverage ng pilot. So, mas mabilis na siguro ang decision making. Department of Education at Department of Health, pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdesisyon sa pagpapalawak ng in-person learning. Kung ako po ang tatanungin, personally po, wala po akong ibang pipiliin kung hindi si Mayor Inday Sara Duterte. Senator Christopher Bongo na isa ng makatandem si Mayor Sara Duterte sa 2022 elections. Terrorism threat level sa United Kingdom itinaas kasunod ng pagsabog sa Liverpool. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita, may go signal na ang Department of Health para sa pagbibigay ng booster dose sa mga healthcare workers. Ngayong araw, ilalabas ng National Vaccine Operations Center ang guidelines para masimulan na rin ang rollout bukas. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Decision naman ng decision naman ng Department of Health 'yon. Yung sa SAGE, ano naman yun eh, di ba? Parang recommendation to countries yun. And of course, hindi naman yun parang ano ba ito. Hindi naman siya utos eh, di ba, ng WHO sa mga pamahalaan. So maaari din naman na before that ay magbakuna ng DOH kung they decide to do so. Posibleng sa katapusan pa ng Nobyembre dumating ang rekomendasyon ng World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts sa pagbibigay ng COVID-19 booster shot at third dose. Ngunit kahapon, may desisyon na ang Food and Drug Administration at aprobado na ang amendment sa dosing regimen ng mga bakuna na may emergency use authorization sa Pilipinas. Kaya naman ayon kay FDA Director General Eric Domingo, maaari namang simulan na ang pagbibigay ng booster doses sa mga fully vaccinated na healthcare workers kahit wala pa ang rekomendasyong ito. Kailangan na lang hintayin ang guidelines na manggagaling sa National Vaccine Operations Center o NVOC para sa mas detalyadong impormasyon kaugnay ng booster vaccine rollout. Pero sa kanilang rekomendasyon, maaaring COVID-19 vaccine ng Sinovac, Pfizer o Moderna ang ibigay sa mga ito. So yung mga nakatanggap ng Sinovac, maaari siyang makatanggap ng Sinovac, Pfizer at saka Moderna. Pero ang magiging decision yata ng DOH is kung nakatanggap ka ng Sinovac, pwede kang choice mo yung Sinovac, Pfizer or Moderna. Kung iba naman ang natanggap mo, pwede kang Pfizer or Moderna yung additional dose. Batay naman sa rekomendasyon ng Vaccine Expert Panel, ang mga healthcare workers na may 6 na buwan na o lagpas na 6 na buwan ng fully vaccinated ay maaaring tumanggap ng kanilang booster dose.
Now, the data are more or less based on after 6 months, no? So at least 6 months interval from the primary vaccine series. That's the recommendation. And that's why we should be waiting for the guideline on who should be given the booster and who will be prioritized in terms of the interval from the last time they get the primary vaccine series. The principle behind the booster is we want to sustain and maintain the protection of healthcare workers, not to get the infection. In this population where the risk is high because of constant exposure with cases of COVID, then you will see less of the healthcare workers getting infected and getting sick. Umabot na sa halos 100% ng mga healthcare workers ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Samantala, ayon kay Vaccine Czar at IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., posibleng sa susunod na linggo naman simulan na rin ang pagbabakuna ng third dose sa mga matatanda at immunocompromised. We are expecting also that our seniors and our people with comorbidities ay baka tingnan natin, baka next week, baka magsimula na rin tayo. We are coordinating with NBOC na isabay-sabay na natin para at least tumaas ang ating vaccination to 1.5 million. Tiniyak ng pamahalaan na may sapat ng supply ng COVID-19 vaccine sa bansa kaya sinasamantala na rin na makapagbigay na ng booster at third dose ng COVID-19 vaccine sa mga eligible population. Ito ay kailangang maisagawa na rin habang patuloy ang pagbaba ng kaso sa bansa at upang mapataas pa ang proteksyon ng mga mas maitiyansang mahawa ng COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy na bukas ng tatlong paaralan sa Zambales ang naudlot na pagsasagawa ng limited face-to-face classes matapos ang magnegatibo sa RT-PCR testing ang mga guro at school staff sa nasabing mga eskwelahan. Samantala, tinukoy na rin ng Department of Education ang 20 private schools na magbubukas ng face-to-face classes sa November 22. Ito ang balita ni Janice Enjete. The first day of the pilot run was generally successful, and we are confident that we can sustain our best practices in ensuring the safety of our participating learners and teachers. Masayang ibinalita ng Department of Education na naging matagumpay ang unang araw ng pilot implementation ng limited face-to-face classes. Higit 60,000 mga estudyante at halos 1,000 mga guro at school staff mula sa 77 paaralan ang nagbalik eskwela kahapon matapos ang halos 2 taong pagkakatigil dahil sa COVID-19 pandemic. I am touched by the photos of our learners and teachers who are expressing their joy and their happiness and excitement for this day. One parent even commented that she has never seen her child as happy and as excited at any time in his life as a learner as today. At kahit naudlot ang physical classes sa tatlong eskwelahan sa Zambales, kinumpirma ngayon ng DepEd na tuloy na bukas ang limited face-to-face classes sa San Felipe Elementary School, Banawet Elementary School, maging sa San Marcelino National High School matapos na magnegatibo sa confirmatory test ng COVID-19 ang mga guro at school staff doon. Yung tatlong schools mag-resume ng opening bukas kasi cleared na yung mga teachers. At saka yung director who went to inspect the facilities, etc., cleared na rin siya. Na-test sila lahat. So, bukas na daw mag-open na yung tatlong schools. So that makes it total of 100 schools na talaga. So 100% na tayo and that's wonderful news. Samantala, inilabas na rin ng DepEd ang listahan ng 20 private schools na sasabak sa limited face-to-face classes. Tig-tatlong private schools ang magmumula sa Regions 3, 6, 10 at 12. Habang tigi-isang participant naman ang manggagaling sa Regions 7, 9, 11 at Caraga Region. Mag-uumpisa ang physical classes sa private schools sa darating na Lunes, November 22. At the moment, we do not have data on the number of students and the teachers that will participate in these 20 schools.
but we have already asked the supervisors to gather this data in time for the opening next week. Gaano sila kahanda? I believe they are also very ready to offer face-to-face classes. In fact, the regional offices and the division offices have conducted an ocular inspection about the readiness of these schools. Bukas, sisimulan na rin ng DepEd ang orientation sa mga guro at staff ng 20 private schools upang masiguro ang kahandaan nito oras na pasimulan na ang physical classes. Ibinalita rin ni Education Secretary Leonel Briones na pumayag na si Pangulong Rodrigo Duterte na ipaubaya sa DepEd at sa Department of Health ang pagdedesisyon hinggil sa pagpapalawak ng in-person learning. Presidente mismo ang nag-approve ng aming recommendation, Department of Health, kaming dalawang agencies. Hayaan na ang dalawang departamento na mag-guide, mag-assess ng mga additional schools na isa sa pilot, na expand ang coverage ng pilot. So, mas mabilis na siguro ang decision making. Nauna nang sinabi ng DepEd na plano nilang makapagdagdag pa ng mga paaralan na makakasama sa face-to-face classes, pero depende pa rin kung makakapasa sa risk assessment ng DOH. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-file na kahapon ang kanyang kandidatura si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-senador sa 2022 elections. Agad namang umanito ng batikos mula sa mga kritiko. Gayunman, tinanggi ng palasyo na may kinalaman sa mga kinakaharap na kaso sa International Criminal Court ang desisyon ng Pangulo na huwag munang magretiro sa politika. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Wala namang kinalaman sa ICC case yung desisyon ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Ang pagtakbo po ni Pangulong Duterte as senator ay dahil gusto po niyang magpatuloy ng kanyang serbisyo sa taong bayan. Walang tinatakasang kaso si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang diin ng palasyo matapos sabihin ng ilang militanteng mambabatas na kaya tatakbo ang Pangulo at ang ilan niyang kaalyado ay para iwasan ang mga asunto sa war on drugs at umano'y anomalya sa COVID-19 response. Wala pong pag-evade ng prosecution ito at lahat ng mga batikos na narinig po natin ay wala pong katotohanan ang lahat ng mga akusasyon na yan. At sana nga po ang panawagan po natin ay si Pangulong Duterte ay tumatakbo bilang senador dahil siya po'y naniniwala na marami pa siyang pwedeng ibigay sa taong bayan. Serbisyo sa publiko rin ang iginigiit sa pagtakbo ng presidente bilang senador ayon sa dating longtime aide nitong si Senator Bongo. Nasa katawan na po ni Pangulong Duterte ang pagsisilbi. Yung plano niya, original plan is go Duterte. Ayaw ko namang tumakbo bilang Pangulo noong panahon yun dahil inaasahan po natin na tumakbo si Mayor Inday Sara. So, hindi po tumakbo si Pangulong Duterte bilang Vice President. May mga question about unconstitutionality. Sinasabi, bawal daw po yan. So, biglaan lang po. Umaasa naman ang palasyo na patuloy ang suporta ng taong bayan sa presidente kahit matapos pa ang termino nito sa susunod na taon. Samantala, sa usapin naman ng pagsusumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tiwala si Acting Presidential Spokesperson Nograles na handang sundin ng presidente ang proseso sa Senado kaugnay nito kung maluluklok sa pwesto. Naghain naman ang kandidatura ang presidente sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan upang maiwasan ang posibilidad ng legal complications bunsod ng paksyo ng PDP laban. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang opisyal na katandem si Senator Christopher Bongo para sa darating na halalan. Ngunit kung siya lang ang masusunod, si Mayor Sara Duterte kanyang gustong maging vice presidente. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung ako po ang tatanungin personally po,
wala po akong ibang pipiliin kundi si Mayor Inday Sara Duterte. Ngunit meron po kaming partido at meron pong proseso na dapat sundin, antayin na lang po natin. Walang ibang nais makatandem sa 2022 election si Senator Christopher Bongo kundi si Davao City Mayor Sara Duterte. Ngunit aminado itong mayroon silang kailangang sunding proseso dahil magkakaiba ang kanilang partido. Tumatakbo sa ilalim ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS-SIGO habang sa lakas CMD naman si Mayor Sara. Ngunit malaking bagay na rin anya kung susuportahan ni Mayor Sara ang kanyang kandidatura. Kung ako pong tatanungin, hihilingin ko po na suportahan niya po ako bilang Pangulo. Wala pang tugon si Mayor Sara, ngunit inadapt na ito ng Partido Federal ng Pilipinas bilang running mate ni dating Senador Bongbong Marcos. Samantala, nilinaw na manigo na wala siyang sama ng loob kay retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. na tatakbo rin sa pagkapangulo. Ito'y matapos ang pahayag ng dating AFP official na kinokontrol umano ni Go ang mga desisyon ni Pangulong Duterte at kasama umano ang senador sa problema ng bayan. Wala pong nagkokontrol kay Pangulong Duterte. Hindi po yan magiging pangulo ng ating bansa kung merong nagkokontrol sa kanya. I have nothing against sa General Parlade. Nirespeto ko po siya and in fact ako nga po isa sa nagrekomenda sa kanya bilang USEC. At ayaw ko na pong dagdagan. Nagkausap naman kami, it was cleared already. Giit ni Go, patuloy siyang magiging tulay kay Pangulong Duterte kahit na maging senador na ito at pala rin naman siyang maging pangulo. Sa ngayon, kasama raw muna mag-iikot ni Go si Pangulong Duterte at ibang pambato ng administrasyon. Horlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na kahapon ang proseso ng withdrawals at substitution ng mga tumatakbong aspirant para sa 2022 national at local elections. Subalit ang tanong, pwede pa bang mag-withdraw at mag-substitute kahit tapos na ang deadline? Ito ang balita ni Dante Amento. Kahit tapos na kahapon ang paghahain ng withdrawal at substitution ng mga kumakandidato para sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan, ayon sa Commission on Elections o COMELEC, pwede pa rin mag-withdraw ang isang aspirant. After this date, pwede pa rin mag-withdraw. Withdrawal is a matter of right. You can withdraw at any time. The question is whether you can be replaced or substituted. Pero hindi lahat ng nag-withdraw ay maaaring mapalitan o mag-substitute. Batay sa Omnibus Election Code, dalawa lang ang dahilan para maaari pa ring mapalitan ang tumatakbong aspirant kahit tapos na ang itinakdang panahon ng substitution. Una ay kung ito ay namatay o na-disqualify dahil nahatulan sa isang kaso. Ngunit paliwanag ni Director Jimenez, hindi maaaring palitan ang mga kusang umatras. You can only be substituted if the withdrawal is involuntary, which means death or disqualification. You cannot be substituted if you voluntarily withdrew. Involuntarily withdrawn, ibig sabihin, namatay ka o na-disqualify ka, pwede kang palitan ng isang taong kaapelido mo. No longer necessary to be your party mate, not even necessary to be your relative. Basta kaapelido mo. Batay sa datos na inilabas ng COMELEC, mayroong 22 mga aspirant sa national position ang naghain ng withdrawal. 5 rito sa pagkapangulo, 6 sa vice president at 11 naman sa pagkasenador. Subalit sa naturang bilang, 10 lang ang may substitute. Kabilang sa mga kilalang nag-substitute ay si Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador, Davao City Mayor Inday Sara Duterte bilang vice president, dating presidential spokesperson Harry Roque, retired PNP Chief Guillermo Eliazar at dating NTF-LCAC spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Samantala, kabilang sa mga nag-withdraw ay sina Senator Ronald De La Rosa sa pagkapangulo sa ilalim ng PDP laban, Senator Christopher Bongo na Vice Presidential Aspirant sa ilalim din ng PDP laban at kabayan Noli De Castro bilang senador sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa kabila ng tila pinaglalaruan umano ang substitution, naninindigan ang COMELEC na nananatili itong kailangan at valid na bahagi ng proseso ng halalan. Substitution has been going on for a long time
It's been part and parcel of the practice in Philippine politics. Siguro ngayon lang siya naging prominente masyado. Precisely because it's played out at the highest levels. Samantala, target ng komisyon na mailabas ang pinal na listahan ng mga kandidato sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Sa kasalukuyang bilang ng mga aspirant, marami pa sa mga ito ang inaasahang maaalis dahil sa iba't ibang mga isyu tulad ng pagiging nuisance. Sa pagkapangulo, ang pong nag-file ng COC, ang total is 97. Ang finalan po nila to declare as nuisance candidate is 82. And then for vice president, ang nag-file po natin ay 29. Ang nag-filean po ng para maging nuisance or to declare them as nuisance, 15. And then sa pagka-senador naman po, out of 176 na nag-file, 108 ang nag-filean po ng law department. Yeah. Dante Amento, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nararamdaman na ng mga ospital sa the Netherlands ang epekto ng COVID-19 surge. Subalit, pinangangabahan ng Hospital Association sa bansa ang pagtindi pa ng sitwasyon. 2,000 ang bilang ng nadagdag na COVID-19 patients sa Dutch hospitals kahapon, kabilang na ang halos 400 sa intensive care unit, pinakamataas na bilang simula sa buwan ng Mayo. Bunsod ng case trend na ito, posibleng malagpasan ng mga ospital ang peak noong nakalipas na winter na 2,800 coronavirus patients sa loob lamang ng isang linggo. Nagpatupad na ng partial lockdown ang The Netherlands noong Sabado at ipinag-utos ng pamahalaan ang pagsasara ng maaga ng mga restaurant at shops. Pinayuhan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang mga mamamayan ng Estados Unidos na iwasan munang bumiyahe sa mga bansang Czech Republic, Hungary at Iceland. Bunsod ito ng tumataas sa kaso ng COVID-19. Level 4 o very high ang travel recommendation ng CDC para sa 3 bansa. Samantala, ibinaba naman sa level 1 o low ang COVID-19 travel advisory sa Japan, India, Pakistan, Liberia, Gambia at Mozambique. Ang Pilipinas naman nananatiling level 3, high level of COVID-19, ang travel advisory ng CDC. What? Magandang gabi mga kasangbay, para sa unang bahagi po ng ating health update, weather at traffic plus trivia. Unahin na po natin ang ating health update. Narito po mga datos mula sa Department of Health mula po November 12 hanggang ngayong araw, November 16. Sa kabuuan ay umaabot na sa 2,819,341 confirmed COVID cases sa Pilipinas po yan. At ngayong araw, naitala ng DOH ang kaso, umabot po ng 849. Mas mababa ito ng 698 na kaso mula kahapon. Enero po nang huling magkaroon ng gantong kababang kaso ang Pilipinas, less than 1,000 po. Umaabot naman sa 25,464 ang ating pong active cases. Yan naman po ay mas mababa ng 1,561 compared yesterday. Sa bilang naman ng mga gumaling, 2,748,069 at today po may nadagdag na 2,393 na mga bagong gumaling. Sa bilang naman po ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 99 deaths ngayong araw. At ang kabuuan, umaabot na sa 45,808. Para sa ating global tally, 253,861,192 confirmed COVID cases po yan sa buong mundo. 5,106,887 naman ang bilang po ng mga nasawi, habang nasa 7,493,045,113 ang vaccine doses administered. Dumako na tayo sa ating traffic update. Dito po sa may area ng EDSA, partikular sa may Caloocan, walang magiging problema. Green and go ang sitwasyon, tuloy-tuloy hanggang monumento. Yung kabilang side, wala rin magiging problema. Light traffic po hanggang kayo ay makarating dyan sa Muñoz at sa area po ng Cubao. Magbabalik ako mamaya para ibigay naman po sa inyo update sa lagay ng panahon at ang ating trivia. We'll be right back.
Problemado ang ilang supplier ng face shield kung paano ba mapabawi ang kanilang puhunan ngayong hindi na mandatory ang pagsusuot nito sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 3 pababa. Tanging sa mga ospital, quarantine facilities at iba pang medical facilities na lamang ito dapat gamitin, maging sa mga lugar na nasa alert level 5 at mga naka-granular lockdown. Ito ang balita ni JP Nunez. Batay sa memorandum ni ES Medyaldea, malinaw po na dito sa Metro Manila at sa mga lugar sa ilalim ng alert level 1, 2 at 3, hindi na po required ang mga face shield sa mga pampublikong lugar. Kahon-kahong face shield pa ang naiwan sa bodega ng isang medical supplier sa Bambang sa Maynila. Dismayado ang may-ari ng mga tindahan dahil hindi na nila mababawi ang puhunang ginastos para makabili nito. Marami po sa amin mga nanlumo kasi diyan din kasi kami kumukuha ng kinabubuhay namin. Eh ngayon, nabalitaan namin na mawawala na, syempre, malaking ano pa rin sa amin yun kasi dagdag income sa amin yun eh. Binibigay na lang namin siya ngayon ng ano ng puhunan. Kasi yung iba kasi mayroon pa rin mga kumukuha gaya ng mga nasa ospital. Kasi kailangan pa rin nila naka-face shield. Binibigyan lang namin ng puhunan. Bali, minsan 10 piso, 5 piso. Kasi dati 20. Maging ang mga nagre-retail gaya ni Aling Aida Batara, pagtsatsagaan na lamang na ipaubos ang natitirang face shield bago magpalit ng ibang produkto na kanyang ititinda. Humina lang po, pero may nabibili na pa nung paisa isa. Hindi gaya ng dati na medyo malakas, ngayon mahina na. Kasi nga po, yung ibang nakakapanood na hindi na mandatory, hindi na bumibili. Yung iba kasi sa tulad niyan sa supermarket, bawal pumasok yun na walang pistol. Yan, yun lang nabibili sa amin. Para sa iba, malaking ginhawa na inalis na ang mandatory face shield. Gayunman, may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang napipilitang magsuot nito dahil sa mga establisimiento na nagre-require pa rin ng paggamit ng face shield. Mas maganda talagang walang face shield. Abala eh. Abala lang yung face shield. Siyempre sana pagkainit. Mainit tapos tuwing dami mong pag may gagawin ka, malalaglag. Bumibiyahe kami tricycle, nililipad ng hangin eh. Hindi lang po pwede na kape shield bumibiyahe. Ano po kasi sir, kalalabas ko lang sa trabaho supermarket, kailangan may face shield kasi sa loob. Kaya pag-iingat na rin eh, kahit voluntary naman na wala, nasa'yo naman kung susuot mo hindi. Pero iginiit ng Malacanang na voluntarily na ang pagsusuot na ito at dapat na sumunod ang mga private establishment sa patakaran ng gobyerno. For establishments, they'll have to follow anong yung protocols natin. Na it's purely voluntary for the users ng face shield. Ibig sabihin, personal choice po yan kung gusto mong gumamit ng face shield pagdating sa level 1, 2, and 3. Samantala, mananatili namang mandatory ang pagsusuot ng face mask bilang proteksyon pa rin laban sa COVID-19. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na rin obligado ang paggamit ng face shield sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Ngunit nagpaalala ang Department of Transportation sa publiko na mananatili ang ilan pang patakaran sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, naghahanda naman ang mga linya ng tren sa Metro Manila sa paggamit ng alternatibong paraan sa pagbabayad ng pamasahe na contactless. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Voluntary na lang ang paggamit ng mga face shields sa loob ng mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila habang ito ay nasa ilalim ng Alert Level 2. Gayunman, mahigpit pa rin ipatutupad ng Department of Transportation ang ilang hakbang upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 sa mga pampublikong sasakyan. Pangunahin na rito ang paggamit pa rin ng face mask na hindi dapat tanggalin habang nasa loob ng mga pampublikong sasakyan at pasilidad. Ipinailal pa rin ang limitadong kapasidad kaya dapat ay may social distancing o agwat sa pagitan ng mga pasahero. Habang ipinagbabawal pa rin ang pakikipag-usap at pagkain sa loob ng sasakyan. Sa mga linya ng tren, gumagamit pa rin ang thermal scanners upang malaman ang temperatura ng bawat pasahero. Ang amin lang pong pakiusap sa ating mga mananakay kahit po tayo ay
inaalaw na na sumaka yung ating mga senior, mga bata, at saka yung lahat na po tayo pwedeng sumakay. Pero po iba yung pag-iingat pa din po, ayaan po ninyo at kami ay patuloy na nag-explore ng mga possibility para lalo po kayong maprotektahan. Samantala, naghahanda na rin mga train system sa Metro Manila sa paggamit ng isa pang alternatibong paraan ng pagbabayad sa pagsakay sa mga tren. Nauna nang ipinirisinta ng pamunuan ng Light Rail Transit o LRT Line 1 sa DOTR ang quick response o QR-based ticketing na contactless at hindi pipila para sa pamasahe. Yung problem na ina-address natin is really speed ng queuing. No? Gusto po natin mas mabilis makauwi yung mga ating passenger. And kung mas mababawasan yung time na kung saan sila nakapila, may QR code na sila, dire-diretso na po sila, no? Sa paggamit ng QR-based ticketing system, kailangan lang i-download ang app nito sa inyong mga smart cellphones. At kapag kayo ay nasa app na, maaari kayo makapag-generate nitong QR code na magagamit sa pag-swipe sa entrance nito at maaari na kayong makapasok at makasakay ng tren. Maritong malagyan ng load sa pamamagitan naman ng mga electronic payment system gaya ng GCash, PayMaya at BPI app. Bukod sa LRT1, naghahanda na rin sa paggamit ng QR-based ticketing system ang iba pang train system sa Metro Manila gaya ng LRT2, MRT3 at PNR. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpalala ang Go Negosyo founder at Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, sa mga negosyante na busisiin ang vaccination card ng lahat ng pumapasok sa kanilang establishmento. Humingi naman ng tulong ang ilang mall operators ukol sa pulisiya ng pagpapatupad ng health protocol sa menor de edad. Ito ang balita ni Nelmarie Buhok. Now I'm calling the attention of some of the business establishments, restaurants, spa salons, to make sure that the privilege of having this level of greater capacity comes with responsibility. Binigyan din ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuntunan upang magtuloy-tuloy na ang pagbawi ng mga negosyante mula sa epekto ng COVID-19. Partikular na dito ang pagsusuri sa vaccination cards ng mga pinapapasok sa isang establishmento. There are some reports that vaccine cards are not being checked. So we have called out to the different groups that they have to be very strict in ensuring that vaccine cards are checked, no? Base sa Interagency Task Force guidelines sa mga business establishments at ilang aktibidad, ay maaaring magbukas ng hanggang 50% capacity sa indoor venue para sa fully vaccinated individuals, habang 70% naman sa outdoor activity. Humingi naman ng tulong ang ilang mall operators ukol sa pulisiya ng pagsusuot ng face mask ng mga menor de edad. And probably the government can help us having a stronger campaign that the health protocols is everybody's responsibility. Because you know naman how it's easy it is to bash malls or even the security guards. Somebody posts in social media that there are many children and they can see children without masks. Parang it's the security guard's fault. Ayon naman sa Department of Health, ipinaubayan na nila sa local government units ang desisyon ukol dito. So, yung mga ganito pong additional protocols under Alert Level 2, we're providing the LGUs independence or autonomy na makapag-decide kung saan nilang i-restrict further, meron lang bang certain settings na dito natin i-allow yung mga vulnerable population. Nelmarie Buhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbestigahan ng Criminal Investigation and Detection Group ang kaugnayan ng ilang partidist groups sa miyembro ng New People's Army na nahuli sa Quezon City. Kabilang kasi isa nakuha sa suspect ang tarpaulin ng Gabriela, mga pampasabog, mga baril, iba't ibang bala at pera. Ito ang balita ni Leia Ilatan. Sa mga nakaraang trabaho ng CIDG, marami tayong nakikita mga tarpaulin, mga emblem ng medyo mga kilalang party list sa ating kongreso. At yan po ay aming
iimbestigahan. Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at Militar ang anim na miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa isinagawang operasyon sa Quezon City at Bulacan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Albert Ignacio Sfero, ang mga suspect ay pawang secretary at finance officer ng CPP-NPA sa Cagayan Valley. Nakuha sa mga ito ang nasa 636,000 pesos cash, iba't ibang cellular phones, mga baril, pampasabog at tarpaulin o banner ng grupong Gabriela at Bayan Muna. Kaya naman, sinabi ni Fero na aalamin nila ang kaugnayan ng mga ito sa nabanggit ng mga party list group. Kukunan natin ang statement yung mga nahuli natin, bakit sila may mga tarpaulin ng Bayan Muna at Gabriela. Naniniwala din ng CIDG na gagamitin sa halalan ang mga nakumpiska nilang armas at pampasabog. Usually, before election, marami talagang mga possibilities like they create some issues like maggawa ng kaguluhan. Kaya there's a big possibility na gamitin sila before the election. And we know for a fact that sa Cagayan Valley, ito yung mga nangyayari. Maraming mga land mining. Ginagamit din aniya ng mga ito ang mga cellular phones sa kanilang extortion activities. Itong napakaraming cellphone could only implies na sila, being the finance, at sila ay suspect sa extortion activities, paiba-iba sila ng cellphone, paiba-iba ng number para manakot, maghingi ng tinatawag nilang mga extortion money. Ang nahuling anim na miyembro ng CPP-NPA ay wanted sa mga kasong murder, attempted murder, arson at robbery. Sasampahan naman ang panibagong kaso ng CIDG ang mga ito kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Republic Act 9516 o Comprehensive Law on Explosives. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang sinampahan ng kasong murder si Brandy Mercado Campaner. Siya ang pangunahing suspect sa pagpatay sa journalist na si Orlando Dondon Dinoy sa Davao del Sur noong October 30. Ayon kay PNP 11 Regional Director Brigadier General Fillmore Escobal, nagbasa sila sa mga testimonya ng mga nakasaksi at cartographic sketch. Ayon naman kay Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Joel Edco, walang kinalaman sa trabaho ni Dinoy ang krimen. Gayunpaman, patuloy ang nilang iimbestigahan ang kaso upang mahuli ang iba pang suspect sa likod ng pagpatay kay Dinoy. Nanumpa na kay Chief Justice Alexander Gesmundo bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema si Court Administrator Attorney Maydas Marquez. Si Marquez ay inappoint ni Pangulo Rodrigo Duterte bilang kapalit ng nagretirong si Associate Justice Edgardo de los Santos. Ilang beses na rin itong nag-apply sa pagkamahistrado nitong mga nakaraang taon. Manunungkulan siya bilang mahistrado sa loob ng 15 taon bago ang kanyang mandatory retirement age na 70 years old. Posible siya ang humawak sa naiwang kaso ni De Los Santos hinggil sa 2 petisyon na humihinging ideklara ang war on drugs ng pamahalaan na unconstitutional. What? Para naman po sa ating weather update. Sa ngayon po, ilang mga weather system ang nakaka-apekto ngayon dito sa ating bansa. Kasama na po dyan itong Intertropical Convergence Zone. Yan po ang pagsalubong ng North and Southern Hemisphere na hangin at apektado po niya ng malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Yan po mga lugar na yan, makakaranas ng maulap na panahon at may dala din po mga pag-ulan itong ITCZ. Bukod dyan, meron din tayong tinatawag na shear line. Yan po yung pagsalubong ng hanging northeast monsoon. Kasama na po itong easterly. Sa ngayon, apektado po nitong shear line ang malaking bahagi po ng southern Luzon. Magdadalaw din po ito ng maulap na panahon at mga pag-ulan dyan po sa mga lugar na yan.
Habang ang amihan at natitirang bahagi ng Luzon, kasama po tayo sa Metro Manila, apektado po tayo nitong tinatawag na Northeast Monsoon. Kaya na kung napapansin nyo, medyo malamig ang panahon ngayon pong araw na ito. Dito naman sa loob ng ITCZ, dalawang LPA po ang nakita ng PAGASA. Isa po sa loob ng ating Philippine Air Responsibility, 335 kilometers east-southeast ng Surigao. Pero ayon sa PAGASA, mababa po ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo. Samantala, isang LPA naman sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, nakita 1,500 kilometers east ng Mindanao. Pero ayon sa PAGASA, medyo mababa rin po ang tsansa na ito'y maging bagyo, pero babantayan din nila dahil habang lumalapit po itong LPA na ito sa ating bansa ay posibleng ma-develop daw bilang isang bagyo. Samantala, isang ding shallow LPA ang nakikita ngayon dyan po sa may area ng Zamboanga at patuloy na binabantayan ng PAGASA na posible ring mabuo bilang isang ganap na LPA. Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. At trivia time. Ayon, trivia po. Alam nyo ba na sa napakaraming mga nilalang sa mundo, tatlo lamang ayon sa mga siyentipiko ang kumpirmado na marunong pong tumawa. At syempre, ang isa dyan, yung tao. Tayo po, marunong tumawa. Isa sa mga tatlong species na may kakayanang tumawa sa milyong-milyong mga nilalang sa mundo. At ang dalawang nilalang na may kakayanan ring tumawa ay mga unggoy. Yan, tumatawa yan. At mga daga. Pati daw po ang daga ay tumatawa din, sabi ng mga siyentipiko. Kaya alam nyo po, samantalahin natin ang tumawa at maging masaya. Dahil alam nyo ba, sabi sa Biblia, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa, tumutuyo ng mga buto. Ayan. Kaya pag lagi kayong masaya, abay malaki ang posibilidad na malayo rin tayo sa mga mabibigat na karamdaman. Sana may natutunan kayo at lagi tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Itinaas na ang antas ng terror threat sa United Kingdom kasunod ng Liverpool blast. Pinangalanan na rin ng pulisya ang suspect na nasawi sa pagsabog. Ito ang balita ni Jenry Lombos. Inilagay na ng Britanya sa severe ang antas ng terorismo sa bansa kasunod ng naganap na pagsabog sa labas ng ospital ng Liverpool. Ito na ang pangalawang insidente ng pag-atake sa loob ng isang buwan sa komunidad. Pinaniniwala ang may koneksyon sa terorismo ang pangyayari ayon kay Interior Minister Priti Patel. Batay sa video footages, napunit at sumabog ang isang taxi kung saan pinaniniwala ang sakay ang pasahero na may dala ng pampasabog. Kinilala itong si Imad Aswelmin, 32 taong gulang na naiugnay sa dalawang adres na ni-raid ng pulisya kasunod ang insidente. Nakakuha ang pulisya ng mga mahalagang bagay sa inuupahang mga bahay ng suspect at nakumpirma na ginawa nito ang aparato na nagsimula ng pagliyab ng sinasakyan nitong taxi. Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga ng mga otoridad upang matiyak ang intensyon sa mga pag-atake. Samantala, 4 ang nasa kustodiya ng pulisya noong Linggo na pinaniniwala ang may kinalaman sa pagsabog at lumabag sa anti-terrorism laws. Gayunman, pinakawalan din sila ng gabi ng Lunes matapos i-interrogate. Nagpahayag si UK Prime Minister Boris Johnson ng pag-aalala sa publiko at hinihikayat ang lahat na mag-ingat at maging mapagbantay. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagdaan na ni U.S. President Joe Biden ang $1.2 trillion infrastructure bill. Ayon sa punong ehekutibo, patunay ito na posible ang bipartisan cooperation sa bansa. Ito ang balita ni Lena Ramos. Today, we're finally getting this done. So my message to the American people is this. America's moving again, and your life is going to change for the better. Formal nang pinirmahan ngayong araw ni U.S. President Joe Biden ang Bipartisan Infrastructure Deal
na makatutulong sa paglago ng ekonomiya at makalilikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Sa ilalim nito, maglalaan ng $1.2 trillion ang bansa para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada, tulay, paliparan at pantalan. Gayon din ang pagpapalawak ng broadband internet, pagpapalit ng lead pipes at pagbuo ng electric vehicle charging network. Sa isinagawang seremonya kanina sa White House, sinamahan ang punong ehekutibo ng Democrats at ilang Republicans. Pinuri naman nito ang kooperasyon ng dalawang partido. The bill I'm about to sign along is proof that despite the cynics, Democrats and Republicans can come together and deliver results. Itinuturing ang batas na pinakamahalagang government investment simula nang maitatag ang National Highways Network noong 1950s. Dahil sa tagumpay ng pagkakapasa ng Infrastructure Bill, inaasahang makababawi ang Biden administration sa pababang approval ratings nito. Dahil sa tagumpay na pagkakapasa ng Infrastructure Bill, inaasahang makababawi ang Biden administration sa pababang approval ratings nito. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, ngayong hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa, hinihikayat ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na i-recycle ang mga face shield na hindi na gagamitin. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. If you really need to dispose of it, let's turn it into a resource. We can recycle the face shields. It can be turned into other construction materials. It can be recycled back to plastics. It can be an alternative fuel. And all of these are already available nationwide. Sa halip na itapon ang mga naipon na face shield, marami ang maaaring gawin sa mga face shield na hindi na magagamit. Ayon sa Solid Waste Management Commission ng DENR, bukod sa plastic material, maaaring i-convert ang mga face shield bilang construction materials o pwede rin gawing alternative fuel. Pero bago i-recycle ayon sa DENR, kinakailangan muna itong i-disinfect ng mabuti gamit ang isang kutsaritang bleach na ihahalo sa higit isang litrong tubig. Ibabad muna ang face shield ng 30 minuto at saka ito patuyuin. Sakaling ayaw i-recycle, maaari pa rin naman itong itabi ng ating mga kababayan at magamit sa hinaharap lalo't hindi pa rin natatapos ang banta ng COVID-19. If we can keep it, let's keep it, no? Because as Yusek said, the COVID may not be going away very soon, and better use it if you can. But if you really need to dispose of it, let's turn it into a resource. Para sa ilang environmental groups, dapat ay magkaroon ng proper disposal plan ang mga lokal na pamahalaan upang masiguro na hindi na madaragdag pa sa problema sa basura ang mga face shield na hindi na magagamit. Iginiit ng mga ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ordinansa hinggil sa tamang disposal o pangongolekta ng face shield. Sa ngayon, wala pang datos na maipakita ang DENR hinggil sa kung gaano karaming basura ang nadagdag simula nang ipatupad ang mandatory face shield policy sa bansa. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang magkapatid sa Nicaragua ang labis ang pagmamahal sa kanilang ina na hanggang sa kanilang pagtanda, hindi inabandona ang ilaw ng tahanan. Sa kanilang abang kalagayan sa buhay, sila ay nilingap ng Members Church of God International. Ito ang balita ni Ninya Armilio. Mayroong mga magulang na nagnanais na sa kanilang pagtanda ay nariyan pa rin sa kanilang tabi ang mga anak para mag-aruga sa kanila.
ang 96 years old na si Lola Isolina. Ang palad sa buhay ay ang kanyang dalawang anak na may katandaan na rin. Wala nang ibang maaasahan pa si Lola Isolina, kundi ang mga anak niyang sina Nanay Mercedes at Tatay Carlos. Bueno, yo soy única hija de ella y él, solo somos los dos. Yo los doy la manutención, ¿verdad?, del alimento y lo poco que puedo. Por eso la estoy cuidando mucho. Pues ya estoy vieje con ella. Así vamos a morir los dos, como viejitos. Kapwa manggipit sa buhay, nagsisikap ang magkapatid na ipakita sa gawa ang kanilang pagmamahal sa ina. Si Nanay Mercedes, ang inaasahan namang makatutulong ay ang kanyang asawa dahil may iniinda rin siyang sakit. Él es jubilado y le pasan una jubilación poca, pero nos dan esa ayuda y con eso pues él sale así a hacer sus trabajitos y de ahí nos ayudamos y nos mantenemos nosotros y mantenemos a ella, que ella es ancianita, no puede trabajar, y mi hermano que me ayuda a cuidarla. Si Tatay Carlos naman ay pangongolekta lamang ng mga bote ang hanap buhay. Subalit dahil sa kalagayan ni Lola Isolina ay kinailangan niyang huminto para maalagaan ng lubos ang kanilang ina. Bueno, ella hace como 2 años, ¿verdad? Más o menos, ella me le entró esquizofrenia. Ella empezó a hacer delirios, ¿verdad? Y ella, hay veces está consciente, habla un poco coherente, pero la mayoría del tiempo ella empieza a hablar como incoherencia. Mi esperanza es tenerla viva ella y seguirla cuidando hasta que Dios me venga a traer. Bukod sa pagkain at gamot, may nais pa sana ang magkapatid na magkaroon si Lola Isolina. Bueno, yo le pido una ayuda a Miri, ¿verdad? A la hermandad para que me ayuden, ¿verdad? A hacerle el techo de su casa a ella, porque yo no tengo facilidades económicas para hacérselo. Entonces no me da para hacerle su techo a ella y ella se moja mucho. Gawa lamang sa pinagtagpi-tagping lumang yero ang bahay ni na Lola Isolina at Tatay Carlos. Kaya't lamig at tumutulong tubig ang tinitiis nila tuwing umuulan. Isang mabuting halimbawa si na Tatay Carlos at Nanay Mercedes bilang mga anak na mayroong paggalang at pagmamahal sa magulang. Gaya ng bilin ng mga banal na kasulatan. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Ang paglingap sa mga matatanda, lalo na sa mga walang anuman, ay malaking kagalakan ng Members Church of God International. Dahil MCGI Cares, sinorpresa ng mga kapatid sa MCGI ang pamilya. Naipaayos na ang mga dingding at bubong ng bahay ni Lola Isolina. Gracias a Dios, estoy muy feliz, me siento contenta con Dios, ¿verdad? Primeramente y después con la hermandad de mi di, porque me han realizado el sueño, ¿verdad? De tener un techo nuevo y una composición de la casita de mi mamá y yo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios a los hermanos que se han preocupado, la hermandad, por ella. Nakapagkonsulta rin sa doktor si Lola Isolina patungkol sa kanyang kalusugan sa pamamagitan ng MCGI Digital Clinic. Ang kanilang mga kapitbahay naman nakapag-grocery ng libre sa MCGI Free Store. At may free meal pa! Sa lahat ng mabubuting gawang ito, sa Diyos ang karangalan at kapurihan. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account.
I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong reliyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 24, na nagsasabi, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!